Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po'y magsisimula na sa ating banal na misa. Isama po natin sa ating panalangin ang pasasalamat ng Regacho Family, Panlaki Family, Dorado Family, Wilma Domingo, Lydia Kaskasan and Family, at Gillette Yopanco. Natatanging kahilingan para sa agarang pagaling nila Emelita and Amelito Sibilia, Rodrigo Ramirez, Ronald Salamat, Mildred Rekla, Jasmine Sebeldia Lim, Marbet Doroen, Catalina Alba, Mardi Agtarap, Raquel Ricablanca, Leia Rose Eduardo Salido, Ramon and Ines Lim, Raquel Crame, Emmanuel Bueno, Jose Ferro, Emmaline Tamayo, Romeo Regacho Jr., Betty Ong, Feli and Cindy Chua, Diana Andia, Rochi Harder, Marlene Amelio Gabriel, Teddy Neil Baguio, Renato De Vera, Benjamin Sanchez, Carolina and Modesto Bilbaeno, Carlota Bernardino, Carolina Patulot, Amelia Flaviano, Lamberto Gutierrez, Joel Cabigting, Vito Agan, Gian and Arlene Villanueva, Solomon Parana Sr., Elio, Estelita, Ruth, Charles T., Mila, Benigno, Nathaniel, Paulo, Aljon, Gerald James Raon, Raon Family, Baliezer Family, Ernine Daliwag, Lydia Adionco at Alejandro Herrera. Natatanging kahilingan nila Ronald Salamat, Gillette Yupanco, Lydia Kaskasan at Nasil J. Florentino. Gayun din ang tatatanging kahilingan ng MDSW District 3 staff and CDWs para sa panalangin upang maiwasan ang sakuna ng sunog. Panalangin para sa mga kaluluwa nila Reynaldo, Alicia, Conrada, Ismael, Rodolfo, Angelina Pineda, Jubencio Pineda, Martina Regalado, Dustin Kurt Marcus, Natividad Gonzales, Edalberto Gonzales, Monsignor Norberto Habos, Monsignor Pepe Ramirez, Father Angelino De Feo Jr., Father Odon De Castro, Father Eric Santos, Tony and Lona Mercado, Rose Harder, Ronaldo Kawachi Sr., Luis Tros Sr., Mariano Filomeno Sr., Brida Filomeno, Mariano Filomeno Jr., Azucena Filomeno, Emilio Sabiron, Natividad Sabiron, Patricio Sabiron, Leticia Lopez, Ruel Diesta, Bert Diesta, Nancy Estacio, Virginia Marcelo, Luis Pedrinho, Alfredo Lim, Monsignor Jamie Garcia Pisi, Bishop Almario Jr., Jeronimo Peralta, Gary, Norma Indaya, Michael Rabino, Reynaldo Andrugelio Ricafrente, Rosalie Ernesto Banting, Hinara Rodriguez, Jeronimo de los Santos, Raimundo and Paulina Aragosa, Edel Dulias, gayon din ang panalangin sa kaluluwa ni Corazon Sabiron at ang mga kaluluwa ng mga dating naglilingkod sa ating simbahan. Tumayo ang lahat para sa Regina Shelley. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Reina ng langit, magalak ka. Aleluya. Sapagkat ang minarapat mong dalhin sa iyong sinapupunan. Aleluya. Ay nabuhay na maguli na gaya ng kanyang sinabi. Aleluya. Ipanalangin mo kami sa Diyos. Aleluya. Matuwa ka at magalak, O Berheng Maria. Aleluya. Sapagkat tunay na muling nabuhay ang Panginoon. Aleluya. Manalangin tayo. O Diyos, sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak, na Hesukristong Panginoon namin, ay minarapat mong paligayahin ng mundo. Hinihiling namin sa iyo na alang-alang sa Birheng Maria na kanyang ina, ay makamtan namin ang kaligayahan sa buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ni Hesukristong aming Panginoon. Amen.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa tigbanal na pagdiriwang ngayon ay ang atin pong kura paroko, Reverend Father Douglas Dibadong. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Bayan nating alalahanin, panahong tayo'y inalipin. Nang ngalan niya'y ating sambitin, paano di tayo lingapin? Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong maging iyong katuwang ang sambayanan mo sa pagganap sa kaligtasan. Ipagkaloob mong lagi naming ikagalak ang muling pagkabuhay ng giling mong anak na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Noong mga araw na iyon, umalis si Pablo sa Atenas at nagtungo sa Korinto. Natagpuan niya roon si Aquila, isang Hudyong taga-Ponto. Kararating pa lamang nito mula sa Italia kasama ang kanyang asawang si Priscilla. Umalis sila roon sapagkat pinalayas ni Claudio ang lahat ng mga Hudyo sa Roma. Nakipagkita sa kanila si Pablo at doon na nakatira sapagkat sila'y manggagawa ng tolda tulad niya at siya'y tumulong sa kanila. Tuwing araw ng pamamahinga, nakikipagpaliwanagan siya sa sinagoga at sinigap niyang mahikayat sa pananampalataya ang lahat, maging Hudyo o Griego. Nang dumating sina Silas at Timoteo mula sa Makedonya, iniukol na ni Pablo ang buo niyang panahon sa pangangaral at pagpapatotoo sa mga Hudyo na si Jesus ang Kristo. Nang siya'y salungatin nila at laitin, pinagpag niya ang alikabok sa kanyang damit
bilang babala sa kanila. Sinabi niya, "Kasalanan ninyo kung kayo'y mapahamak. Hindi ko nasagutin iyon. Mula ngayon, tutungo ako sa mga hintil." Kaya't umalis siya roon at tumira sa bahay ng isang nagngangalang Tisyo, isang taong may takot sa Diyos. Karatig ng sinagoga ang kanyang bahay. Si Crispo na tagapamahala ng sinagoga at ang kanyang sambahayan ay sumampalataya sa Panginoon. Sumampalataya rin naman at nagpabinyag ang marami sa mga taga-Korinto na nakikinig kay Pablo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang atin pong itutugon. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag tayo pong lahat. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay. Tugon. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang tagumpay niyang ito, siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Tugon. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay, nahayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Tugon. Panginoong nagligtas sa tanang bansay na hayag, tumayo ang lahat. Alleluia, alleluia, wikain mo o nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita. At pagkaraan ng kaunting panahon pa, ako'y inyong makikita uli." Nag-usap-usap ang ilan sa mga alagad, "Ano kaya ang ibig niyang sabihin? Bakit niya sinabing kaunting panahon na lang at hindi na natin siya makikita? At pagkaraan ng kaunti pang panahon ay makikita uli." Sabi pa niya'y, "Sapagkat ako'y paroroon sa Ama." Ano kaya ang ibig sabihin ng kaunting panahon na lamang? Hindi natin maunawaan. Naramdaman ni Jesus na ibig nilang magtanong. Kaya't sinabi niya, "Nagtatanungan kayo tungkol sa sinabi kong kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita, at pagkaraan ng kaunting panahon, ako'y inyong makikita uli. Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Webes ng ika-anim na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay at dalawang araw na lang ang atin pong inihintay para sa dakilang kapisahan ng pag-akyat ni Jesus sa langit. Kaya nga konting panahon na lang
No, lagi niya sinasabi at paulit-ulit din, no, konting panahon na lang, di niyo na ako makikita, konting panahon na lang, makikita ninyo ako ulit. At lalo-lalo na sa mga panahong ito, sabi, malulungkot kayo. At tandaan ninyo, ang kalungkutan ay magiging kagalakan. Konting panahon na lang. Konting tiis na lang. So parang sa pakikinig natin ito, nawa mas maunawaan natin na maging sa mga alagad nang si Jesus ay nagpapaalam na, naiintindihan ni Jesus ang nararamdaman ng kanyang mga alagad. Bagamat ang mga alagad, hindi ito lubusang naunawaan, pero ipinapaunawa pa rin ni Jesus kung ano ang kanilang mararanasan. Sabihin niyo nga po, konting panahon. O, kaunting panahon lang naman. Pero tandaan niyo po ito, no? Hindi inaalis ni Jesus sa kanyang mga alagad, hindi inaalis sa tao ang makaramdam ng lungkot. Okay lang malungkot. Kung ikaw ay nasaktan, kung ikaw ay pinagpalit, kung ikaw ay namatayan, o kung sino man ang nawala sa buhay mo, okay lang maging malungkot. Okay lang maging hindi okay paminsan-minsan. Kasi tao tayo, bahagi yan ng ating pong emosyon, ng ating nararamdaman, okay lang. Pero sabi nga dito, konting panahon lang. Kung gusto mo umiyak, umiyak ka. Kung gusto mong no, lumayo, lumayo ka. Konting panahon lang. Pero pagkatapos niyan, kailangan mo mag-move on. Para nang sa ganun, maranasan mo naman yung kagalakan. Mahirap kasi, di ba? Minsan mas maganda po yung no, malulungkot, pero hindi magmumukmuk. Konting panahon. Eh, minsan, tingnan natin yung ating nagiging pag-uugali. Ilang taon na tayong malungkot? Ha? Ilang taon na tayong nalulungkot? Ay, sinong gustong maging malungkot? May mga taong pwedeng magbigay ng kalungkutan sa iyo. Pero yung kagalakan, sa iyo lang yan manggagaling. Sa loob yan. Walang ibang taong pwede makapagbigay sa iyo ng kaligayahan. Maliban na lang kung ikaw, pag ginusto mong maging masaya, magiging masaya ka. Ay mahirap na lang din kung naging addict ka na sa kalungkutan, gusto mo na lang maging malungkot. Kasi yung kalungkutan minsan nagiging dahilan para makakuha tayo ng atensyon. O hindi nagiging pure yung ating kagalakan. Okay lang yun. Pero sabi nga, no, konting panahon lang. Hindi siya habang buhay ka nang maging malungkot. Kasi hinayaan, no? Sabi ko nga po, hinayaan ni Jesus na makaramdam ng lungkot ang mga alagad dahil mas mararamdaman nila yung kagalakan sa kanilang muling pagkikita. Yung in-between, diba, no? Yung in-between. Sa pananahimik, kailangan natin makapagnilay, makapagdasal-dasal, ano ba ang nangyayari? Ano ba ang pagkukulang? Ano ba ang dahilan ng Diyos kung bakit nangyari ito? Pero kailangan tayong magpatuloy. Kung hihinto ka dahil sa lungkot na nararamdaman mo, mas lalo kang masasaktan. Mas lalo kang maiinitan. Di ba pag sa panahon ngayon, no? Kapag humihinto ka, lalo mong nararamdaman yung init. Pero kung napapatuloy ka ng paglalakad, napapatuloy ka ng pagkilos, hindi mo nararamdaman kasi may sumasabay na hangin. At yung hangin, yun yung nagpapaginhawa sa iyo. So malulungkot ka lagi,
ay mauwi nga yan sa depression kung magkukulong ka sa kwarto. Ay may depression nga talaga yan. Pero kailangan mong lumabas ng kwarto para harapin mo ang iyong lungkot. Muli, okay lang makaramdam ng mga emosyon, pero bigyan mo lang ng konting panahon. Amen? Magsitayo ang lahat at atin pong sabay-sabay na dadasalin ang Oratio Imperatum. Sabay-sabay, Ama naming mapagmahal, na lumikha ng sangkalupaan at sanlibutan at ng mga kahanga-hangang kalikasan na dinadaluya ng buhay ng iyong mga nilikha. Mapagkumbaba kami sumasamong ipagkaloob mo at ipag-adya kami sa matinding init na bumabagabag sa mga tao ngayon. Umahadlang sa mga gawain at nagdudulot ng panganib sa buhay at hanap buhay. Bumuhos nawa ang biyaya ng ulan upang tubigan ang aming mga bukid at mga nanunuyong lupa. Mapigil ang mapipintong krisis sa tubig at kuryente at patirin ang mga uhaw sa tubig araw-araw. Sa hudyat ng iyong salita, sumusunod ang hangin at dagat. Iunat mo ang iyong mapagpalang kamay upang huminto na ang patuloy na pag-init ng panahon. Nang iyong bayan ay maging abala sa mabubungang gawain at ang mga kabataan ay magpatuloy sa kanilang pag-aaral nang may kapanatagan at kaginhawahan. Diyos naming maawain at mapagbigay, imulat mo ang aming mga mata sa kayamanan at kagandahan ng iyong mga nilikha at tubugin mo kaming maging mapagmalasakit para sa kalikasan. Turuan mo kaming maging mapagkakatiwalaang tagapangalaga ng iyong nilikha upang mapakinabangan namin ito ng may pananagutan at mapangalagaan ito laban sa pang-aabuso at paglulusay. Ngayong panahon ng krisis, mahal naming Panginoon, imukin mo kaming lalo pang magbahagi, maglingkod at magmahal. Mapagmahal na Diyos, Ama ng aming Panginoong Hesukristo, ipinagkatiwala mo ang bayang Pilipino sa makainang pagkalinga ng mahal na Birheng Maria. Dinggin mo ang mga panalangin ipinamimintuho namin sa Kanya para sa pagtatatuyot niya sa amin, ang bayang labis niyang minamahal. Inihiling namin ito sa pamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng Guadalupe, ipanalangin mo kami. Santa Rosa ng Lima, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungso, ipanalangin mo kami. Umupo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang bagahin natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal.
Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay upang ang mga pinagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Yesu Kristo, asama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong sa Yesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo na ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig ay isa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Corazon na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos,
ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang pangalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangit. Bigyan kami ngayon ng aming kakalit sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Patawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipagtulot sa tukso at tiyadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo,
Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At papalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Magandang morning, umaga. Father. Mayun at di payan, kanyang pagkalingat haba sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Sa panahong tigang ang lupa, sa panahong ang anisagana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, panahon ng kapayapaan. Umayon at ipaya, kanyang pagkaling at habang, sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.